Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Bernadette Nivero. Tama po, ma'am. At ang kanyang mga kasama, mga factory workers, ang kanilang reklamo, ang amo nilang hindi sobrang baba magpasahod, kundi tuso, wise, winawisan po sila. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Bernadette. Magandang saan tanghali. Saan po mga kasamahan? Saan po yung factory na pinagtatrabaho niyo, madam? Sa Novaliches po. So, NCR po ito. Opo. Anong pangalan po ng kumpanya, ma'am, na pinagtrabahoan niyo? Yung LSK po. LSK General Wax Candle. Ito, LSK General Wax and Candle Commercial. Ano po yung ginagawa niyo doon? Mga all around po, sir. Okay. Magkano pong binibigay sa inyo kada araw? Arawan po kayo? Ano, lingguhan po kami. Pero po ang patak, magkano po sa isang araw? Mga nasa 300, mahigit lang ho yung sahod namin. 300? Sa, opo. Ah, ito? Oh, yan ho. 316 per day. Okay. E 537 na po ngayon. Ilang oras po kayo pong trabaho doon? 10 hours po. Walang bayad sa OT. Tapos, yung payslip nyo ito, parang papel ng... Pamunas ng kwet. Okay, sa sari-sari store. Ganito ating listahan ano, ng mga nangungutang. At pagkatapos, kinakaltasan pa kayo para sa board and lodging. Opo. 187. Mababa na ngayon pasahod sa inyo, may kaltas pa talaga sa board and lodging. Para makapagkaltas sila, dapat meron ding katapat yan na certification sa dole na sila na-inspect, inaprubahan na pwede sila magbawas sa sweldo kapalit nung pag-stay nyo roon. Meron ka ba nakita certification ng dole? Wala. Doon sa tinutuloyan nyo? Sige. Nasa linyang telepono si Raymond Rosales, Legislative Specialist ng dole. Sir Raymond, magandang tanghali po. Magandang tanghali, sir. Magandang sir, tanghali po. Opo. Ito'y paulit-ulit na lamang para sa kalaman na rin po siguro ng mga nanonood, employer yes, man o mga employee. Ano bang patakaran para doon sa mga employer na binibigyan po ng board and lodging ang kanilang mga empleyado pero kinakaltas naman po sa kanilang sweldo? Ah, okay. Sir, ang policy po, general policy po ng Department of Labor is ipatupad pa rin yung minimum wage on the area or on the parang sir, kung saan po siya nagtatrabaho. Ngayon po, kung meron pong ganyang usapin tulad ng board and lodging, dapat po ipaalam nila sa DOLE kung allowed po yun. Kasi under the general labor standards, kailangan po talaga sundin nila yung minimum wage kaya yung other benefits po katulad ng PhilHealth, SSS, pag-ibig. At saka sinasabi ko rin sir kanina sa kanila, dapat to, di ba, sinasertify ng DOLE, in-inspection muna kung pwede ba, papasa ba sa standard yung pagbibigay nila ng accommodation at yan ba'y pwede bang ibawas sa kanilang sweldo? Di ba, yes, sir? Yes, sir. Kailangan ko ng guidance ng DOLE po tungkol dyan. So dapat po may ginagawang pag-inspeksyon? Opo, opo. So, tama po yan. So ito pong kumpanya nila, itong LSK General Wax and Candle Commercial. So pwede nyo na po siguro inspeksyonin ito, sir, kasi unang-una, mababa o magpasahod, mababa na ngayon pasahod, kinakaltasan pa sila para daw sa board and lodging nila. Yes, sir. Ang kailangan po nilang gawin, magtungo po sila sa pinakamalapit naming tanggapan para ma-schedule po sila ng pwede rin hong ipatawag yung company para magharap po sila sa DOLE at pwede rin hong silang mag-request ng inspection. I-coordinate lang po natin sa NPR. Okay. Sir, matanong ko kayo ano, para sa muli, sa kapakanan ito ng lahat ng mga empleyado at siguro para naman ma-educate ito mga bobong, pasensya na po sa word, bobong mga employers. Yes, sir. Patungkol po sa payslip. Opo. Dapat, di ba sir, bawat manggagawa, pagdating ng sweldo, merong kaakibat na payslip at doon nakalagay kung magkano ang sweldo nila, magkano pinaghirapan nila, magkano binabaho sa kanila, etc., etc. Yes, tama? Yes, sir. Yes, sir. So, po yan. Yung pong mga employee na hindi sumusunod sa patakaran na ito, ano pong katapat na parusa? Kailangan
kailangan po kailangan pong ipuntahan po ng Dory yan para ma-inspect po yung mga documents po nila. Mm. At kung hindi po sila nagpapatupad, halimbawa sa minimum wage, kailangan nung bayaran yung mga workers ng tamang pasahod po. Kasi marami sa mga employers, sir, Mandaraya at Tuso, tulad itong kumpanyang ito, hindi nagbibigay ng payslip para hindi malaman ng mga empleyado kung magkano talaga ang tunay nilang sweldo. So sa mga empleyado, kinukumpute nila nila sa isip nila at base doon sa natanggap nila, sila gumagawa ng sarili ng computation. Dahil walang payslip kasi kung may payslip, mabubuking po sir kung magkano eksakto ang sweldo nila, kung magkano ang nababawas sa kanila at bakit sila binabawasan, para saan yung bawas, di ba sir? Yes, sir. And also, another thing is para makaiwas din po siguro sa BIR at makaiwas din po siguro sa mga pag-inspeksyon ng DOLE. Yes, sir. Di ba, sir? Ito talaga, yes, sir, ang ini-inspeksyon dapat, di ba, sir? Yes, sir. Sige po, sir. Sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan. Sige para po, ma-inspect po na po itong kumpanya. Opo. Salamat po, Sir Raymond, ha? Maraming salamat, Sir Raymond. Magandang tanghali po, Sir Raymond. Opo, magandang tanghali po. Babawiin po natin lahat ng mga perang nalugi sa inyo gawa nitong kumpanyang Mandurugas, Manluloko. Ano bang may-ari nito? Ano po? Filipino-Chinese. Okay. Babawiin natin sa kanya yung mga nawala sa inyo. 13 month pay meron kayo? Wala. Bonus lang po. Katulad mo, ilang buwan ka na o ilang taong ka na sa kumpanya? 8 years na po. 8 years. So dapat buwan-buwan, pagdating ng December, bago mag-Christmas, makakatanggap ka ng isang buwang halaga ng sweldo mo. Wala ka natanggap ng gano'n. Magkano bonus na natatanggap mo? Ano po? Taon-taon ho nagtataas eh. 7, 8, 9, 10. Tapos steady na ho sa 10. Gumagawa siya ng sarili niya patakaran. Hindi gano'n. Dapat yon isang buwang sweldo. Kayo ma'am, ilang gano'ng kahaba na katagal? 20 years. 20 years? Ito po, 24. 24? Ito. 20, 24, 18. Ikaw? 18. Ikaw lang pinakamababa. Pareho kaming dalaw. 8. Mababankrupt to. Kasi pag siningil natin lahat ng mga pera nyo nawala sa inyo, millions po ito. Hindi ako nagbibiro. Malaking pera to para sa inyo. So ngayon pa lamang pag-isipan nyo na anong gagawin nyo sa perang darating sa inyo. Malaki-laking pera. Pera nyo naman yun eh. Okay. Kung baga kukunin na natin kung anong narapat sa inyo, kung anong nawala sa inyo. Isipin nyo na parang nag-deposito kayo sa banko, i-withdraw nyo. That yeah. I guarantee. Okay? Okay? Sige, sasamahan po namin kayo sa DOLE. Lahat po ng klaseng action gagawin natin para mabawi yung mga pera nyo. Okay? Salamat po. Maraming salamat, sir.